Mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, itong paksan ating natalakay na napakahalaga. Maraming aral na ating nabunod sa paksan ito. Itong pagsasaksi ng ating mga bahagi ng katawan sa kabilang buhay. Marahil titistigo magsasaksi para sa ating, ibig sabihin, yung ating mga parte ng katawan ay isasalba mamamagitan para sa ating. O di kaya, titistigo, magsasaksi, laban sa ating, ibig sabihin sa ating mga haram na nagawa. Isang napakahalagang aral na dapat natin kuhan dito at lagi natin tandaan. Nagpapahiwatig lamang, nag-iinganyo sa ating na ating gamitin itong mga parte ng katawan sa ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. At iwasan natin na tayo ay nakakagawa ng haram ay pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil darating ang araw na ito ay magiging kaaway natin, titistigo, magsasaksi laban sa ating mga ginagawa. Iwasan natin ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan natin na tayo ay nakakapagsalita ng haram. Iwasan natin na tayo ay nakakasakit sa pamamagitan ng ating mga kamay, mga dila sa ating mga kapwa, Muslim man o hindi Muslim. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani." Ang tunay na Muslim, ito na yung tunay na Muslim, sabi ng Rasulullah. Ang isa sa katangian ng isang tunay na Muslim. Ang tunay na Muslim ay yung taong ligtas ang mga tao o ang mga Muslim mula sa kasamaan, kapinsalaan, pananakit ng kanyang dila at ng kanyang mga gawa. Ito yung tunay na Muslim. Ligtas yung mga Muslim kapwa mo laban sa iyong dila, laban sa iyong mga gawain. Ibinuguntangi ng Rasulullah ang dila dahil napakapanganib, napakadaling gumawa ng haram o masama itong dila. Parte ng katawan na walang buto, subalit kayang wasakin, sirain ang magkakaibigan. Kayang sirain ang ugnayan ng magkakamag-anakan, mag-asawa dahil lamang sa parte na ito ng katawan. Kaya nga sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalawang bagay na kung ang isa sa inyo ay gagarantiya na pangangalagaan niya, ipapangako ko sa kanya, gagarantihan ko din sa kanya ang paraiso. Ang tinutukoy ng Rasulullah ay ang dila at ang ating mga maselang parte ng katawan. Dahil itong dalawang bahagi ay higit na nagkakasala, nagkakamali sa kabilang sa parte ng katawan ng isang tao.